Hi guys, welcome to my channel. And actually this is my first vlog. Wala talaga akong magawa kaya ngayon nagfi-film ako. Gusto kong share sa inyo kung ano ang nararanasan ko ngayon. Actually na-stuck ako ngayon dito sa school. Hindi ako makauwi because of this coronavirus, this lockdown na sinasabi. And nataon naman na walang ginagawa. So, ito ako ngayon. Nag-vlog ako ngayon. Nag-film ako. And gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung naranasan ko ngayon dito sa school na kung saan ako na-stuck. Okay. So, since this is my first vlog, I want to share with you kung ano ba itong mga nababasa ko dito sa Facebook or kahit sa anong mga sites na papanood ko sa YouTube about coronavirus. Siguro alam naman na natin kung ano ang coronavirus, di ba? And nanggaling ito isa sa China, sa Wuhan market. And I don't need to explain it anymore. Pero ngayon lang, ngayong week na ito, meron akong nabasa sa Facebook na ewan ko, na-intriga ako sa nabasa ko. And I think, and I believe, na parang totoo siya. Parang true na hindi mo paniniwalaan. So, ito ay pinost ni, wait lang, check ko lang yung ano ko. Pinost ni Kim Zalcita. Actually, shinare lang ito sa, sa group chat namin. And nung clinic ko yung link, binasa ko, and then naintriga na ako. Napaisip ako, parang true. Okay, so ang shinare niya is parang issue, hidden issue about this coronavirus. Na ang pinopoint out niya doon sa link, actually iaanong ko na lang dyan sa description box yung link para ma-share ko din sa inyo. And I know, siguro some of you guys ay nabasa nyo na rin ito, pero gusto ko lang i-share ulit. So, ang gusto nyong i-point out dito, na ang China din mismo ang nag-create ng virus na to. Yung coronavirus na din ito. And at the same time, parang ginawa nila ito para mapabagsak ang world economy. And para sila ay yung pinaka para sila ay maging pinaka-powerful na bansa sa mundo. Yun ang sinasabi niya. Hindi po galing yun sa akin. Okay, so, yun nga. Yun yung pinapoint out niya dito. And sabi pa dito, sabi niya, how come Russia and North Korea are not devastated by COVID-19? Because they are staunch ally of China. On the other hand, South Korea, United Kingdom, Italy, Spain, and Asia are severely hit. Totoo naman, di ba? Eh bakit South Korea at North Korea magkadugtong na yun? Isang lupa lang yun, di ba? Isang pulo lang sila, South and North. Magkaibang bansa nga lang kasi na-divide na silang dalawa. Pero bakit? Bakit South Korea lang yung naapektuhan? And some other countries here sa Asia na apektuhan na rin. And how come na ang North Korea at ang Russia? Eh sabi naman niya, according to this person na nagpost, because they are staunch ally of China. And then another one, sabi niya, China will say that their drastic initial measures they took was very stern and Wuhan was locked down to contain the spread to other areas. And then, sabi pa niya, why Beijing was not hit? Oo nga naman, ano bang capital ng China? Di Beijing, di ba? Bakit hindi siya naapektuhan ng virus na to? Why only Wuhan? Kind of interesting to ponder upon, right? And then, sabi pa dito, meron bang portion dito sa post niya na yung, wait lang, China's president, si Xi Jinping, I don't know kung paano siya i-pronounce. Please bear with me, hindi ko alam kung paano i-pronounce yan, kung ano man yung pronunciation niya. China's president, Xi Jinping, just wore a simple RM1 face mask to visit those affected areas. Diba? Eh, doon nagsimula. And yung mga lumalabas talaga doon sa
sa China, totally covered from head to feet, as in covered sila. How come na yung president nila ay mask lang, mask na RM1 face mask? So mapapaisip ka talaga. Hindi ko alam kung kung saan niya kinuha ito, pero true naman talaga, di ba? And sabi pa dito, so Chinese agenda cannot be true. The answer is yes. Bill Gates did predict. So na-predict na rin ito ni Bill Gates. And China's vision is to control the world economy. Diba, alam naman natin ang China na most populated country in the world, and na nabansagan nga ang China na sleeping giant. And sila yung mga nagsusupply ng maraming mga commodities sa iba't ibang bansa, including na here in the Philippines. Kaya ang daming mga made in China na mga products dito sa Philippines. Kasi number one, isa sa mga number one suppliers natin ang China. And ito pala yung ano nila, vision nila. China's vision is to control the world economy by buying up stocks now from countries facing the brink of severe economic collapse. Later, China will announce that their medical researchers have found a cure to destroy the virus. Now, China have other countries' stocks in their arsenal, and these countries will soon be slave to their master. China now here, as it here is an interesting conspiracy theory if you want. Ah, wala na pala yun. Okay, so yun yung goal nila, yung mapabagsak yung economy ng mga powerful, napaka-powerful na bansa sa buong mundo. Alam na naman natin na yun yung USA, United States of America, di ba? So yun yung goal nila, na mapabagsak yung most powerful country in the world, and that is USA. Hindi ko alam kung ano bang naisip nila, bakit kailangan pang magpabagsakan sa isa't isa. Ay naku, hindi ko alam sa inyong mga Chinese, pero that's according to this what's this post na nabasa ko lang. And sabi pa dito, researchers have found a cure to destroy the virus. Syempre, kung sino yung nag-create, siya rin yung nakakaalam ng gamot. Nag-create ng sakit, siya rin ang nakakaalam ng gamot. Kaya ngayon, base sa narinig ko at nabasa ko, hindi ko na alam kung anong site yon. I don't know. Ang China na ngayon ay medyo kumokonti na yung cases nila ng coronavirus. Kasi meron na silang cure dito sa virus na to. Unlike sa mga ibang countries like Italy, na ngayon ay nagsasuffer, pinapababayaan na nila yung mga na-infect, lalo na yung mga elderly. Kabawa naman sila, 'di ba? So sana inisip naman nila 'yon. Hindi lang yung, I think ang nakikita ko lang dun na part dito sa nabasa ko is selfishness. Hindi nila iniisip yung mga maaapektuhan, kundi yung sarili lang nila, yung sila yung tataas, ganun. So yun lang yung nakikita ko dito na ano, pero kung totoo man itong post na to, sana matauhan naman yung mga gumawa ng virus. And sana, since na-spread naman na ito sa buong mundo, i-share naman yung cure. Diba? And narinig ko naman na meron na daw mga gamot na na-discover para dito sa coronavirus na ito. And here in the Philippines, lalo pang mas tumataas yung mga cases. Dumadami yung cases dito sa Philippines. And I hope and pray na sana matapos na ito, kasi ang dami nang naapektuhan, ang dami nang nagpapanik, ang dami nang panic buying. Actually, nung unang pumutok ito, wala ako talagang mabili na alcohol. Nilibot ko na ang buong groceries, pumunta na ako sa dalawang bayan, wala pa rin talaga. Face mask, walang face mask. Kaya ang ginawa ko, nag-order na lang ako online dun sa kakilala ko ng face mask. At syempre, alcohol din. Hanggang ngayon, meron pa rin yung alcohol na 500 ml na nabili ko or na-order ko online. So sana, hindi tayo magpanik. Magtulungan tayo.
And sa mga naapektuhan ng virus na to, just pray. God will provide and God will heal our lands. And sana one of these days, kasi kinakabahan talaga ako, guys. Sorry. Kinakabahan talaga ako, guys, kasi sabi nila may rumors, mga gossips na narinig ko dyan, aabot daw to ng 6 months. Eh, paano na yung mga estudyante na papasok ngayong June? So, ma-extend yung kanilang vacation. And then, yung mga no work, no pay, kawawa naman sila. Pero, thankful pa din tayo kasi nandyan yung dole, di ba? At least, ang government natin ay gumagawa ng paraan para ma-reach out yung mga naapektuhan na ito. Lalo na yung mga, yun nga yung sinabi ko kanina, no work, no pay. Sabi ng pinsan ko kanina, or yung tita ko pala, sabi niya sa akin na mabibigyan daw yung mga no work, no pay ng 5,000 pesos galing dole. And I'm so glad na sana totoo nga yun. And sana mabigyan lahat ng mga no work, no pay. And I hope na makagala na rin tayo soon. Diba? Sana after 2 weeks or after 1 month. Sabi nga after 1 month. After 1 month, matapos na ito. So, and after 1 month, I hope and pray na sana nasa galaan na tayo, nag-e-enjoy na tayo ng summer vacation natin, and ready na tayong for another school year sa mga estudyante and another work na naman. So, yun lang. And if you like this video, just push the like button. And please subscribe to my channel. And sana nagustuhan nyo ito, na-intriga din kayo dito sa share ko sa inyo. Thank you so much for watching. Have a wonderful day. God bless.